Maayong buntag. Mag-aalas 9 na dito. Ngayon pa lang ako nagising. Reason is, kagabi, alauna ng taling araw, pumangon ako kasi nagutom ako ulit. So, kumain ako ng tinapay, tapos uminom ng tubig. Tapos, afternoon, nagising ako twice para umihi. Kaya, medyo napagod. Pagod ako. So, 9 o'clock na dito. Ay, hindi pala. 8:45. Ginising na ako ni Java. Si Java, doon natulog sa kwarto. Kasama ko. Pero hindi sa bed. Sa baba lang. Kasi, alam niyo na. Takot ako pag ako lang mag-isa sa bahay. So, kasama ko talaga yan si Java sa loob ng ano. Loob ng kwarto pag natutulog. Tapos, nung pangalawang ihi ko, ano na yun eh, siguro mga 5 na. Lumabas siya. So, binuksan ko na lang yung pintuan ng kwarto kasi doon siya natulog sa harap ng pintuan. So, goods lang. Ayan siya, kakaihi lang kasi kabukas ko lang ng back door. Buti nga na, ipigilan niya yung ihi niya eh. Iniisip ko pa kung i-walking ko ba yan siya. Pero mag-breakfast muna ako. Oatmeal siguro. Tapos pakainin ko rin yan. Dahan na tayo mag-breakfast. Kawawa, i-walking ko muna yan siya. Alas 10 na dito. Medyo mainit pero goods lang, mahangin naman. Sabi ulan daw today pero we'll see. So, Java, we'll go for a walk? Yeah? Yung nag-get down na dali na. So, hello mga people! Hello mga people, mag-walk kami. We'll go for a walk? Okay, go get your leash, go. Go get your leash. Go get your leash. Get your leash. Iwalk ko muna si Java. Mga people, and then balik kami in a bit. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa si hello, madlang people, mabuhay. Nag-lunch na ako, mga people. I mean, ongoing pa yung lunch ko, you know. Yung tira kahapon na hipon at saka kanin. Then after nito, try kong mag-reach out sa amin kasi sabi ko kay nanay ko kahapon na tatawag ako today. Since hindi ako nakatawag Saturday tsaka Sunday, di ba? Kampantin ako eh, kasi anytime pwede ako makatawag doon sa kanila. Yung ano na lang, yung kung sino na lang yung pwedeng matawagan doon. Yun na lang yung parang kailangan i-collaborate. Collaborate. Sa trabaho pa din yung mga term na ginagamit. So yun, medyo makulimlim dito. Pero wala namang ulan. Di ko alam, parang sunstorm lang ata. Alas 6:02 na dito. Kakatapos ko lang tumawag sa amin, kausap ko nanay, tatay ko, tsaka anak ko. So, mga siguro 2 hours and 30 minutes din siguro kaming nag-usap. And yun, pinapatulog ko na sila kasi alas 10 na dyan sa atin. And may pasok pa mga bata bukas. I mean, yung anak ko bukas. At least nakatawag na ako sa amin, nakausap ko na nanay, tatay ko. Okay lang naman sila doon. Yun talagang pinaka-importante sa akin bilang isang OFW na malayo sa pamilya. Na ano, malaman na okay lang sila doon, nanay, tatay, anak ko, mga pamangkin ko, at silang lahat doon. So, masaya na ako doon pag nalaman ko na ox lang silang lahat doon. And, nagutom ako kanina, kumain ako ng 4 na pirasong tinapay, yung maliliit na tinapay. Tapos, sinausaw ko sa kopi ko na kape. Good luck talaga. Grabe, parang, napansin ko no, ngayong third trimester na ako. Ano, gutumin na ako palagi. Sabi ni Doc, pag third trimester daw, mabilis na lumaki yung bata noon. Kaya sabi ko kay Dad, dahil na tayo, mag-diet na ako kasi yun nga, mabilis lumaki daw yung bata. Tapos, ang nangyari, instead na mag-diet, kain man ako ng kain. Ay, naku talaga. Katuloy kagabi, sabi ko, alauna, nagising ako kasi hindi talaga ako makatulog. Kasi gutom talaga ako, kaya tumira na naman ako ng isang piraso lang naman ng sliced bread, tapos peanut butter. Pero kahit na, di ba? Pagkain ako ng kain, tapos maya kain naman ng dinner. Ako, Diyos ko Lord talaga. Huwag naman sana. Pag di naman ka din kasi kakain, hindi ka rin makakatulog. Hindi mo alam talaga kung anong gagawin. So yun, ilalakad ko yan si Java maya-maya. Makulimlim dito, o baka ulan mamayang gabi. Mamayang gabi, alas 6 na pala dito. Mamaya, siguro mga pag, ano, pagdilim na. Not ako sure. Pero feeling ko lang, yun man sabi ni D, Monday daw, predicted daw na uulan. Pero wala pa naman so far as of now. I-walking ko muna itong isa, oh.
Kasi kanina pa to. Tara, let's go for a walk. We're back from walking. Tala, hindi pa nabuksan ni Mami yung box. Dalawa na yung ano, parcel namin. Hindi ko alam kung ano yung isa. Kay Dian. Bigla-bigla na lang may dumadating dito na parcel. Wala naman akong in-order. Si Dinat. Nag-order ng mga yan. And magluluto na ako ng aking dinner, mga people. So, yan. Alam niyo na kung anong lutuin natin, di ba? Kulang na lang, ano, yung ingredients ko, kulang na lang ito, itlog. So, alam niyo na, hindi ko na sabihin. Patik na yan, patik. Luto muna tayo, guys. Kasi anong oras na? 8, exactly. Oh. So, na yung orasan ko, yan. 8 p.m. na. So, mabilis lang naman din ito maluto. Itong ampalaya. So, ito yung ulam natin for tonight. Siguro konti lang kakainin ko kasi nabusog ako sa apat na tinapay kanina and medyo bloated. Nung nag-walking kami ni Jabba, pahinto-hinto ako kasi si Pata Batuta, grabe kalikot. Alam mo yung naglalakad ka tapos bigla siyang parang iikot. Hindi ka talaga makakalakad ng maayos. Tapos, mahangin pa. So, medyo kinabag ako konti. So, yung dahan-dahan lang kami ni Jabba kanina naglakad. Ni-nervous pa ako, guys. Kasi, nung nasa last row na kami, no, second to the last row, kasi nilayuan ko yung lakad namin ni Jabba para madami-dami yung steps na magawaan natin for today's lakad. May sasakyan, tapos ang ano niya, ang bilis niya magpatakbo. Dapat kasi pag nasa ano ka na, nasa row, nung nasa paloob ka na, dapat dahan-dahan lang. Ang bilis niya nagpatakbo, tapos kung saan kami banda na ni Jabba, yun pala yung bahay nila. Tapos alam mo yung bigla siyang pa-straight, tapos parang gumanon papunta sa akin. Napahinto talaga ako, grabe yung ano ng dibdib ko ba, yung kaba. Parang napatalon yung ano ko. Yung heart ko. Napahinto ako kasi akala ko nag-ano, parang tawag nito, lasing or whatever. Kasi alam mo yung mabilis yung takbo, tapos biglang pag ganun sa'yo, yun pala, mag-reverse lang siya kasi magpa-parking. Grabe talaga yung ano ko doon, gulat ko doon, tapos di ko alam, pero sama ng tingin ko sa kanya. Nagpa-parking siya, tinitingnan ko talaga siya kasi naiinis ako, sobrang takot ko. Ginulat niya talaga ako doon. Nay nako, may mga pasaway talaga na ano, driver. Eh minsan nga may mga bata diyan naglalaro sa gilid or nag bike ba. Paano na lang, di mo mapansin. Pasaway. Meron talagang pasaway din dito. What to do? At least nawala na yung kaba ko. Kainis talaga siya kanina. Naiinis talaga ako. Ay nako. Yan, ready na ang ating lulutuin. So yan, nabis lang tulutuin guys. 8:24 na dito. So, inshallah makapag-dinner ako ng 9. Tapos, lakad ko ulit si Jabba. And matulog na. Yan, naghiwa na rin ako ng orange para ang tula ko sa iron tablet ko later. Wala yung taga-squeeze ko na sa Saudi. So, ako na mag-squeeze niyan. Tara, luto tayo! Luto na ang ating ampalaya. Makakain na din ako. Ayan. Hindi ko pa natikman kung mapait ba or hindi. Kain tayo ng dinner. Ayan. Tsaka kanin. Medyo malakas yung hangin sa labas. Pero, i-walking ko pa rin yan si Jabba. Hindi ka pwede nito. Hindi ka naman kumakain ng ampalaya. Tikman natin yung ampalaya kung mapait ba or hindi. Tignan nga. Hindi siya mapait, guys. Merong kunting pait. Kunting-kunti lang. Masarap. Hindi to, no, ha? Hindi to joke. Totoo to. Ganun lang pala siya. Dapat
huwag masyadong haluin. Yung na ganun-ganun-ganun ba? Para hindi maano yung juice. Yan, masarap siya. Hindi siya mapait tsaka crunchy. Kasi, ano, nag-start ako na magluto. 9:30 ata yun. Tapos, ngayon 9:45. So, mga 15 minutes ko lang siya niluto. So, hindi siya yung overcook. Tama lang. Minsan talaga nakakachamba ako sa pagluto. Pero nung nagluto ako sa amin ng tulingan na paksiw ba yun? Failed. Hindi ko alam kung bakit pag sa amin hindi ako marunong magluto. Na underestimate ko yung asim ng suka ng tuba. Yung sa coconut ba? Ilagay ko yung buong isang plastic ng parang ano yun, ice candy wrapper ba yun or ice. So parang ganun yung kaano. Tapos nilagay ko lahat. Sabi pa ng pamangkin ko, sure kata ilagay mo yan. Sabi ko, oh shoot to. Bandang muli. Sobrang asin. Tinawag ko yung tatay ko. Sabi ko, ikaw na bahala doon tayo kasi. Para siyang sinigang. Kahit tinulungan ako ng tatay ko, alam ko, binawasan niya ng sabaw, tapos nagdagan niya ng tubig, ganun pa rin. So, yung tulingan na paksiw, naging tulingan na sinigang. Nakapal yung ulap ko. Baka uulan tonight. Yan. Diba? Baka uulan nga. Tingnan kami ni Java. Mahangin. Malamig pa. Pag ito talaga na jacket yung gamit ko, kahit malamig, comfortable yung pag-walk ko kasi ano kasi siya makapal. Nabili namin to sa ano, sa Taiwan. Yung nag-Uniqlo ako. Nung nagpunta kami doon, maybe last January, last year, malamig pa kasi yun. Tapos wala akong dalang ano, jacket. Kaya nag-Uniqlo kami. Ito yung napili ko. Sobrang comfortable niya pag ano, malamig ang panahon. Alas Jess. Jess na dito mga people. Oh, grabe katahimik. Buti na lang dito ako sa Dubai. Kasi pag sa Pinas, tapos juntis ka. Parang di mo kayang mag-walking mag-isa ng ganitong oras. Kasi alam niyo na yung mga beliefs natin dyan. Baka atakihin tayo ng wakwak. Dito wala eh. Kahit maglakad ka pa dito ng madaling araw or midnight, wala. Na, umuulan. Hindi ko pa na tanggal yung mga sinampay ko. Ay nako, malaki ng patak ko. Tanggalin ko muna. Bago ano, tuluyang lumakas. Bedtime na namin mga people. Hindi natuloy yung ulan. Yung drops lang kanina, yun lang yun. Pero pinasok ko na yung mga cushions sa balcony. At saka tinanggal ko na rin yung takip ng drainage. Just in case ulan. Ngayong ano, madaling araw. While tulog tayo. So, goods na. Hindi na ako madidisturbo. Kung sakaling ulan man. So, yan ang aking kasama pagtulog. Si Java. Kasi, alam mo na, matakutin. Tulog na tayo, guys. And, maraming salamat sa inyong panonood palagi. And, good night. God bless you all. Bye-bye.